Maliligo kayo ha, timitsura nyo. Ang dosing nyo. Dapat kailangan galing sa mga best. Okay, so maliligo kayo today. Hello everyone, welcome to my channel. And once again, this is me, your brother Lawrence. And for this vlog, I'm gonna show you on how I giving my dog bath. Part 1 actually. Yan, kung nakikita nyo, pinapaliguan ko na ang aking dogs. But let me give you some tips or reminder before giving your dog bath. Okay, so magbibigay ako ng lima. So I will give 5 things to remember. Okay, the first thing is find the right materials. Alam nyo, pagka nagpapaligo o nagugulom tayo ng ating mga dogs, kailangan kompleto tayo. Nandiyan yung suklay, nandiyan yung shampoo, nandiyan yung towel is very important. Or even yung yan katulad niya yung ano tawag dyan, yung blower. Kasi alam nyo kung bakit kailangan importanteng may right materials tayo. Kasi pagkakulang yan or even hindi tayo kompleto sa mga ganyang bagay, maapektuhan din yung kanilang health. Baka maya maaaris sila magkasakit kapag medyo natagalan sila sa pagpapaligo o nalamigan, kumbaga. At I think especially kapag mga dogs natin ay may mahabang balahibo, kailangan talaga i-blower. Kapag di natin binoblower yan, hindi natin yan. Hindi magiging magandang kanilang yung balahibo, magkakabulbuhol. By the way, this is my dog Ruth. Babae siya, female. And I have 2 dogs here in Kuwait. And in this part, si Ruth muna ang aking papakita sa inyong paliguan. So, okay. So, number 2, prepare the bathing area. Kanina, bago ko sila piniliguan, piniprepare ko yung aming CR. Inayos ko lahat, tinagal ko yung mga harang. To make sure na walang sagabal at makakapag at papaliguan ko sila ng maayos, hindi sila masasaktan. And then also number 3, protect your dog's eyes and ears. Kanina, hindi ko lang siya naka-zoom. Hindi ko naman sinashampoo totally direct yung mata niya. And even yung tenga niya. Kasi alam ko, this is very sensitive. But make sure na matatanggal dapat yung mga muta. Kasi pag hindi natanggal yung muta, I think it can cause yung bad odor as well. And then yung makakapag-hinder sa kanila para makita na malinaw. And number 4, use canine-compatible products. Actually, I use a shampoo. It's not a totally shampoo for dog, but it's a human. Pero yung Johnson, it's a mild, and then ano din naman to, advisable din naman to ng veterinarian here sa kapitbahay namin, kaya no problem for this. And number 5, make preparation for after the bath. Okay, so yung kanina yan, pagkari ko paliguan, ayan, inayos ko yung table maayos, at yan, makikita nyo, maganda, diba? Bye bye, part 1 pa lang yan.